Isinailalim ngayon sa Enhanced Access Control ang depo ng MRT3 matapos na magpositibo sa COVID-19 ang 42 sa kanilang mga empleyado, kung saan isa sa mga ito ang pumanaw noong nakaraang linggo. Bunsod nito, nagpatupad muna ng work from home scheme sa mga empleyado ng depo at nilimitahan ang pinapayagang makapasok tulad ng mga maintenance provider. Sa depo, isinasagawa ang pagkukumpuni at pagsasaayos ng mga tren bago ito patakbuhin sa linya. Binigyang DE ng DOTR na hindi ang mga personnel sa operations gaya ng mga ticket seller at mga security guard ang dinapuan ng virus. To our MRT3 passengers, regular operations po tayo sa MRT3. Wala po tayong reported case ng COVID-19 among our station's personnel. Ipinapatupad pa rin po natin yung mga health and safety protocols natin sa MRT3. Sa ngayon, wala pang plano ang DOTR na limitahan ang biyahe ng MRT3 bagaman limitado ang kanilang mga tao. Ngunit sakaling kapusin, ayon kay Secretary Arthur Tugade, maaari silang humingi ng augmentation sa iba pang mga linya ng tren tulad sa Philippine National Railways at LRT2. Meron po kaming programa na kung saan meron kaming rotation at pool. Pag kami humugot ng mga tao sa operation, meron na sa pool na ilalagay doon. Yung kasagutan, baka maubos ang tao. Sana ho naman wak. So, ang mangyayari, maghihiraman yung other rail networks para tulungan ng MRT3 kung saan may breakout. So, pag kunyari may breakout yung isa, make sure yung iba hindi mag-breakout para nasa position sa tumulong dun sa ibang railway network. Sa datos ng MRT Management, 36 sa mga nagpositibo ay pawang mga office personnel sa depo, habang 6 naman ay mula sa mga tauhan ng maintenance provider. Kinumpirma naman mismo ni Secretary Arthur Tugade na nasa Intensive Care Unit o ICU ngayon si MRT3 General Manager Rodolfo Garcia dahil isa siya sa mga nagpositibo sa COVID-19. Maging si Director for Operations Engineer Michael Capati, kasama rin sa mga tinamaan ng COVID pero kasalukuyan na umanong nagpapagaling. Sinasabing nagsimula ang hawaan ng COVID-19 sa depo matapos na magpositibo ang isa sa kanilang empleyado na nakasalamuhan ng iba pang personnel. Agad silang nagsagawa ng massive swab testing at dito na natukoy ang iba pang tinamaan ng COVID. Naka-isolate na sa ngayon ang mga nagpositibong empleyado at kasalukuyang inoobserbahan ang kanilang kalagayan. Joan Nano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.